May nagtanong sa akin, "Good day, Boss Ray. Pakitago na lang po ang identity ko. Ako po si May utang po ako sa Ola at di ko na po nabayaran sa kadahilanan na nagpatong-patong na po at sobrang malalaki na po ang interest na ipinatong nila at tapal-tapal na lang po ang nangyari. 10 Ola po ang di ko nabayaran. Sobrang nadidepress na po ako sa mga text nila sa akin at tawag. Hindi na po ako nakakapag-isip ng matino sa nangyayari. May text pa po sa akin na ito po ang nilalaman. Maraming salamat po. Notice of warning. For under investigation na itong account nyo, background checking na ngayong oras. Number 1, violation of breaching to loan contract. Number 2, abandonment of loan, borrowed no response at all. Number 3, small claims estafa, swindling, if proven no intention to pay. Number 4, falsification of documents, government records. Number 5, fraud, intended to deceive payment. Number 6, barangay litigation, barangay blotter records. Number 7, cancellation of PRC license, government ID. Huling paalala na namin ito sa iyo. Our legal team will personal file a proper complaint and seek assistance to your barangay officials and office work address. Boss Ray, totoo po ba ito? Masyado na po ang kabog ng dibdib ko. Madalas na po akong nakakaramdam ng palpitation sa sobrang pag-iisip. Alright. Napakaganda ang katanungan po nito, no? Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay po. Isa-isayin ho natin yung inilista nila. Okay po? Alright. Sabi ho nila, under investigation laro po yung account niyo at background checking. Under investigation. Siguro termino ho nila yon kasi hindi ko maintindihan and bakit to under investigation. At ngayon pa lang ho sila nag-iimbestiga. Dapat ho yan kasi simula pa lang ng ano ng application, ginagawa na nila yon. Diba? Tapos background checking. Para saan ho yung background checking? Dapat sa simula rin yun, ginawa. Diba? Kasi bago dapat kayo bigyan ng loan, ginagawa nila yun. Gaya yung sinabi ko kahapon, no, sa aking nakaraang video, yung kahapon po, no. Ang pagpapautang po, no, dapat dumadaan sa proseso. Okay? So, ang unang proseso po dyan is yung pag-CCI at saka yung pagpa-background checking. Eh, ito, nabigyan na kayo ng pera, tsaka pa lang kayo i-CCI. Tsaka iba background investigate. O, di po ba mali? Diba? Tapos, ito ro po yung mga gagawin nila. No? Violation of breaching of loan contract. Anong ibig sabihin nun? Breaching. Violation of breaching of contract. Siguro pang sinaibig sabihin nila nito is yung ano, breach of contract. Di raw ho nasunod. Kumbaga, may paglabag doon sa kontrata. No? Ano ho yung kontrata? O di po ba? Kasi oh, para yan maging isang kontrata, eh, nandun na ho tayo, yung click to accept. Kaya lang ang ginawa ho kasi nila, no? Sa simula pa lang ho, para kayo eh makapag-apply, no? Sa registration pa lang, nag-click to accept na sila. So, deceiving ho yun eh. Kasi, ang ugali ho yung mga online lending apps na yan, yung mga abusado na yan, no? Eh, ang gagawin, para kayo makapag-apply, no? Dun pa lang sa simula nung ano, apps nila, meron na silang click to accept. Diba? Dapat ang click to accept na contract is after maano, ma-approvean, no? At sumang-ayong kayo dun sa kanilang ano, ibinigay na o yun na approve na utang sa inyo. No? Pagka kayo nag-agree, o yun, click to accept instead of signature. Acceptable naman ho yun. Kaya lang wala hong ganun eh. Diba? Bago pa lang, ano kumbaga, sa simula pa lang ho nung ano, nung application, dun yung click to accept nila. So, deceiving po. No, dapat yan,
nung na-approve yung loan ninyo, tsaka pa lang kayo magkakaroon ng click to accept dun sa kanilang contract. No? Deceiving mo masyado yung ginagawa nila eh. No? Talagang panluloko ho itong ginagawa nila. Okay. Pangalawa po, abandonment of loan borrowed. No response at all. Okay? So, inabandon niya na raw yung ano, yung loan na inutang nyo. Wala daw kayong response. O, kagaya rin ng utang sinabi ko kahapon. Sa inyong mga ola nagsimula yan. Kung hindi nyo binarag, kakausapin kayo niyang mga yan. O, kainam-inam kung kakausapin nyo ng maayos, di po ba? Napakadali yung maningil sa totoo lang. Di ba? Hindi ho ganun kahirap ang maningil. Nasa approach yan. No? Kasi kayo, 2 days bago mag-due date or 1 day bago mag-due date, aba, iharas nyo na. Eh, sino matutuwa sa inyo nun? Oh. Due date pa lang eh. Oh. Dapat nagpapaalala lang kayo, hindi nyo hinaharas o hindi nyo kinukulit yung mga yan. Nangya kayo? Puro kayo kalukuhan? Number 3. Small claims estafa. Ano ho yun? Ano ba talaga? Small claims o estafa? Magkahiwalay ho yan dalawa yan, hindi niya pinagsasama. Diba? Nakakatuwa talaga ho kayo mga ola kayo eh. Puro kayo bobo. Anong kayang motel? Hanap po kayo ng abogado magtuturo sa inyo, ha? Biruin nyo. Small claims, estafa. Yung small claims tsaka estafa, pinagsama po ninyo. Magkahiwalay po yun. Hindi yung parehas na ano yun. Hindi yung iisang kaso yun. Magkaiba ho yun. Oh. Sa ulo kayo. Tapos sasabihin pa dito, swindling, i-proven, no intention to pay. Bugo. Paano naging ano? Paano napatunayan na swindling kung ano, proven, no intention to pay? O sige nga. Pag sinabi hong ano, estafa, ibig sabihin ho nito, yung meron hong panlilin lang na ginawa sa inyo. Hindi ho sinusukat yung ano, yung no intention to pay, estafa na, bugok. Sabi ko sa inyo, mag-aral kayo eh. Diba? Nakayo ka ng kamote o. Si Mario. Tapos, fraud, intended to deceive payment. Ha? Dinideceive yung payment. Tarugis kayo. Ang dami nyo kalokohan sa buhay. Deceive nyo daw yung payment. Niloloko nyo yung bayad. So, fraud na yun. Niloloko nyo rin yung bayad eh. Kakaiba talaga to mga all na to. O nakita nyo, ba't ho kayo matatakot sa mga ganitong klaseng ano, mensahe? Nakakatuwa ko eh. Napapasaya yung araw ko. Kaya nyo eh, ano ako sa opisina, bad trip ako sa opisina eh. Napasaya ako itong mga wala na to. Ibang klase na yan. Tapos, barangay litigation, barangay blatter records. Ha? O, kagaya ko na sinabi ko nung ano, nakaraan. No? Hindi na ho tinatanggap yung mga ano nila, complain nila, kasi corporation ho sila. O di po ba? Hindi na ho sila tinatanggap sa ano, sa ano barangay conciliation proceedings. Diba? Hindi ho na sila tatanggapin dun. Kasi nga ho, malalaki ng kumpanya yan, corporation, partnership. Hindi na ho tinatanggap yan. Ilang beses ko nung diniscuss yan. Diba? Manood kayo mga ola para matuto kayo. Puro kayo kalukuhan. Tapos barangay blatter records. Anong barangay blatter records? Anong ibig nyo sabihin? Kayo pa magpapablatter? Matibay ng mukha nyo. Eh kayo to nananakot at nangaharas. Dapat kayo binablatter. O, tibay ng mukha nitong mga to. Tapos cancellation ng PRC license government ID. Ba, matibay talaga kayo, no? Kaya nyo magpa-cancel ng PRC ano, ID? Tsaka ng government ID? Ano nyo gagawin yun? Sige nga. O, ano? Hindi nyo kayang gawin yun. Kahit sino man, walang kayang gumawa nun. Oh, sige nga, kahit presidente ng Pilipinas, hindi kayang magpa-cancel ng ID. Tsaka ng PRC. O, sabi natin PRC.
Makaka-cancel lang ho yung ID ng PRC kung mayroon kayong nilabag, no, ayon doon sa kanilang panuntunan. Tapos sasabihin nyo, government ID. Let's say driver's license. Sige, government ID yan eh. Paano mo mapapakancel? Sasabihin mo lang, cancel mo yan. Hindi pwedeng ganun. Dapat yung may nilabag din ayon doon sa panuntunan nun. O, pag marami nilabag sa ano yan, sa batas traffic, o, ayan, malamang yan, makancel yan. Mapatitibay kayong mga ola kayo, no? Kayang-kaya nyo talagang magpakancel. O, di ba? Tapos sabi pa nito, huling paalala na namin ito sa inyo. Our legal team will personal file per complaint. Anong personal file? Sabi ko sa inyo, mag-aaral kayo eh. Diba? O, patay tayo sa inyo. Mali na kagad. Grammar pa lang. O, diba? Kaya ho yung mga nakaka-receive ho ng mga ganitong klaseng ano, mensahe. Huwag niyong katakutan. Tawanan niyo po. Basahin niyo maigi. Manimali yung ano eh, grammar eh. O, di ho ba? Eto ho ba itatanggapin sa korte itong mga ganitong klaseng ano, kalukuhan? Pag inipinresent yung ano to, ebidensya to, tatawanan ho ng ano to eh, ng mga judge natin eh. Di ho ba? Pero kidding aside po, ano, mapunta ho tayo dun sa seryosong ano. Pero yun yung 10 ola po yung hindi nyo pa nababayaran. So ibig sabihin, mahigit sa 10 ho yung inyong nahiraman. Well, hindi ko ho kayo masisi dahil itong mga ola na to is deceiving nga. No? Sila talagang nanloloko kasi nga, sa ads pa lang sasabihin nila, o 90 days, 120 days, di ba? Pero pagputok ng bola, 7 araw. Di ba? Mga manloloko ho yung mga yan. No? Ako ho, ang ipapayo ko sa inyo, kung kaya nyo ho mag-ipon, no? Pag-ipunan nyo ho siya, no? At bayaran nyo po. No, pero kagaya ho ng lagi kong sinasabi, hindi ko ho kayo kontrolado. No, ako ho, nagbibigay lang po ako ng advices dito. No? Kasi nga ho, ako maniningil, no? On my part, pag hindi ho ako nabayaran, syempre masakit yun. Lalo na kung ginawa ko ho yung party ko na matulungan ho yung kliyente namin, no? Na para makapagbayad. For example, binigyan namin siya ng mga payment option, structure, let's say, payment postponement, ganun. Marami ho kasing ano, paraan no, para po makapaningil kayo or partial receiving, partial payments. No, depende ho yan eh. No, depende sa usapan ninyo. Kanya nga lang ho, eh, ito kasing mga ola na to, hindi talaga marunong makipag-usap. Biruin nyo po, 2 days or 1 day prior the due date, ihaharas na kayo kagad. Diba? Bibigyan kayo ng taning na hanggang ganitong oras ka lang dapat magbayad. Pag hindi ka na sumasagot sa tawag, syempre makukulitan ka na eh. Diba? Nakakarin din naman talaga. Tapos ihaharas ka pa. O, ano gagawin mo eh? Hindi mo sasagutin. Aba, yung mga nanakaw na doon sa phone book mo, yung mga contact ano, list mo, yun na ang kukulitin. Guri mo, 2 days or 1 day prior the due date, gagawin na nila yun ha. Ganun kawalang yaya mga demonyong yan. O. Diba? Kaya ako hindi ho ako nagtataka bakit maraming hindi nagbabayad. No? Kaya lang, syempre, ako maniningil, siya lang ang sasabihin ko, bayaran nyo. No? Pagka nabayaran nyo na siya, huwag nyo na ho siyang tangkilikin. No? Iwasan nyo na ho siya. No? Kasi yun lang ho yung, ano, yung paraan, on ma- yung naalam ko, para matigil ho yung mga barabas na yan. Diba? Kasi hindi ho talaga titigil yung mga yan. Nakita nyo nga ho, yung mga na-revoke ang lisensya. O, hanggang ngayon, nag-operate pa, nangungulit pa at nananakot. Di ba? Nangaharas pa. Di ba? Ganyan ka walang nga yung mga yan. Talaga hong ito-torture ang isip nyo niyang mga yan. Kasi yan ho ang gusto niyan. Nakita nyo ho nangyari sa inyo, ang dami nyo hong nautangan ng mga ola. Bakit ho? Kasi siyempre, ano kayo eh, na-torture yung isip nyo eh. Diba? Yun ang gusto niya mga yan. Para kayo, makagawa kayo ng ano, ng bagay na hindi nyo gusto. So siyempre, mangungutang kayo sa ibang ola ulit para matapalan nyo yung ano nyo. Yung current nyo, ano, nahiraman. Agaya ho na sinabi ko sa inyo, yung isang ola ho ang katapat niyan pagka tinapalan nyo 3 ola. So, diba? Isa, naging 3. Yung 3, magiging 9. Yung siyam, so on and so forth. Ganun lang ho ng ganun yan. Kaya nga yung sa inyo, dumami we. O di po ba?
Buti nga ho, may nambayaran pa kayong iba. O, ito, malas lang itong sampu na to, hindi pa nababayaran. O, di po ba? Pero pag ipunan nyo ho, no, gawan nyo ho ng paraan. No, para matapos nyo na ho yan. Kasi obligasyon ho nating bayaran ang ating utang. Di po ba? Aminin lang ho natin. Napakinabangan po natin yan. No? Kahit pa paano. Kaya lang ho talaga mapandin lang itong mga damuhong ola na to, no? Pero isa lang ho sasabihin ko sa inyo, hindi ho dapat kayo nagpapa-apekto sa mga ganitong klaseng mensahe. Nakita nyo naman ho, grammar pa lang. Yung pagkoconstruct pa lang ho niya ng mensahe, mali na. Di po ba? O saan kayo nakakita? Ngayon pa lang ho kayo iimbestigahan. Di ba? At ngayon pa lang kayo gagawa ng background checking. Naibigay na yung pera sa inyo eh. Napautang na kayo, ngayon pa lang nila gagawin yun. Eh dapat sa simula ginagawa yun eh. O di ba? Paano nga? Mga luko-luko yan. O. Puro panluloko ang nalalaman niya mga yan. Kaya, ewan ko, hindi ko maintindihan ang tumatakbo sa utak nitong mga ola na ito eh. Di po ba? Kaya, biruin nyo sa totoo lang, napakasarap po makipag-usap sa mga kliyente. Di ba? Yung pagka yung maayos kayo makipag-usap, totoo yan. No? Kasi yun naman yung tamang paniningil eh. Dapat yan, yung kliyente, tsaka yung maniningil, nakakaintindihan yan. Hindi yan nagbabaragan. O, oh, napakasarap po nitong hanap buhay na to. No? Ito ho, nag-provide no? Sa aking pamilya. Talagang gustong-gusto ko itong ganitong trabaho. Nakakaano lang din, nakakatakot lang din talaga kasi siyempre nakamotor ka. O, diba? Tapos pupunta ka sa lugar na hindi mo naman kabisado. So, may risk talaga. Pero, exciting siya eh. Ito yung masasabi kong profession na ano na exciting in a way na delikado. Diba? Tsaka, ito ang tamang paniningil yung nagpupunta sa bahay. Hindi yung nakaharap ka sa computer mo, tatawag ka. No? Yun, ano yun? Follow-up yun. No, follow-up, no? Kukonfirm ka lang. Payment. Diba? Paalala. Mga ganun, no? Pero yung totoong singil, nasa labas yun. Nasa field yun. Sarap ng pakiramdam sa ganung klaseng trabaho. No? So, ulitin ko po, no? Yung ganitong mensahe, huwag niyo hong anuhan yan, huwag niyo hong katakutan yan. Kasi biruin niyo yung pagkakakonstruct ng message. O, basahin niyo. Barok na barok eh. Hindi wala ako sa hulog eh. Di po ba? Hindi ho ako English teacher or grammar teacher, no? Pero pag binasa niyo ho kasi yung ano, yung mismong mensahe, ang layo nung ano, ang layo nung context niya, hindi mo maintindihan eh. Di po ba? Pag iintindihin mo siyang maigi, hindi mo talaga siya anuhin eh. Gulo-gulo ho, wala ho sa pagkakasunod-sunod eh. E po ba? So, talagang pananakot lang yung ano, yung pakay ng mensahe. E po ba? So, kung ako, kagaya ulitin ko ulit, pag ipunan nyo at bayaran nyo na lang. Tapos pag nabayaran nyo, eh huwag nyo na ho silang tangkilikin. No? Pero kung, for example, talagang kailangan nyo talagang manghiram, o doon kayo sa mga lending, financing at bako. Bukod sa medyo malaki na po ang mahihiram ninyo, no? Eh mahaba-haba ho yung termino, hindi 7 araw. Pwede ho kayo 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 5 years po pwede niyo hulugan. No? Tsaka ano ho, i-explain sa inyo yung obligasyon ninyo at bukod doon tatanungin kayo kung i-accept niyo yung ano, yung inapprove nila sa inyo. Kung hindi niyo i-accept, wala kayong obligasyon sa kanila. Kung i-accept niyo, ayun, pero bahang kayo. So, that's the time na meron na kayong kasunduan na lending, tsaka kayo. So, obligasyon na ngayon bayaran nyo. Ayun ba? So, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account. Sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.